Bago ang lahat, luma muna. Ang 2020 Olympic ang huling pagkakataon na makikita si The Scholar, si Luis Scola. Hindi masasabing isang NBA legend si Scola, pero sa international level, isa siya sa pinakamagaling na basketball player. Kaya para sa episode na to, balikan natin ang naging kwento ni The Scholar. Nagmula siya sa Buenos Aires, Argentina, na kilala bilang isang football nation. Pero dahil nga sa tangkad nito si Scola, ay basketball ang napuntahan niya. Ang tatay rin niya kasi ay isang basketball player na mga 7 years old na itong si Scola ay nagsimula na siya maglaro ng basketball. Hanggang pagdating niya ng 15 years old ay naglaro na siya professionally. Na makalipas naman ng 2 taon tulad ng ibang mga players na galing sa Latin America ay nag-sign na nga itong si Luis Scola sa Spanish League. Tulad din ng ibang mga players sa European League, si Scola ay pinahiram noon sa Balocentos kung saan tinulungan niya ang team na makapasok sa First Division. Na medyo komplikado kasi ang liga sa Europe. Nang 2001, nung nasa Baskonia ulit siya, ay nakapasok ang team nila sa Euroleague sa finals at 3 beses din silang pumasok sa Final Four mula 2005 hanggang 2007. Sa pagitan naman ng mga taon na yon, si Scola ay masasabing nasa prime na sa international level. Sumali din siya sa NBA draft ng 2002 at napili siya bilang 56 overall ng San Antonio Spurs. Nang 2002-2003 season ay sana makakapaglaro na ito si Luis Scola sa NBA at makakasama niya ang kanyang ka-teammate sa national team na si Manu Ginobili. Ang ginawa kasi noon dahil may kontrata pa si Scola sa Baskonia ay kailangan i-buyout yun ng San Antonio. Nagbigay ang team ni Scola ng 15 million para sa buyout hanggang nagkaroon ng discussion at bumaba yun sa 3 million. Pero noon, may rule kasi ang NBA na hindi pwedeng i-buyout ang isang player sa isang international team kung lalagpas yun sa $500,000. Imbes na makasama ni Scola ang kanyang ka-teammate sa national team na si Manu, ang nakasama na lang ni Manu dito sa San Antonio ay si Fabricio Oberto na nanalo din ang championship ng 2007. Kaya ang nangyari, balik siya ng Spain kung saan naman nanalo siya ng ilang championship at nabigyan din siya ng Spanish passport. Sa pagitan din ng 2001 at 2007, si Scola ay naging member ng tinatawag nilang The Golden Generation. Ang pagsisimula kasi noon ay dahil noong 1992 hanggang 2000, ang USA National Team ang laging nananalo ng gold medal sa Olympics. Na yung Team USA ay halos unstoppable dahil nga mga NBA players na yung naglalaro at halos ang lamang nila kada panalo ay nasa 30 plus points. Ang Argentina naman ay papausbong na noong mga panahon na yon. Sina Manu, Andres Nishioni, Fabricio Oberto, Carlos Delfino at itong si Luis Scola, ang isa sa mga main man ng team. Ang unang naging sorpresa kasi doon ay noong 2002 FIBA World Cup nang manalo ang Argentina ng silver medal kalaban ng Yugoslavia. Ang Team USA naman noon ay hindi umabot sa top 4 at tinalo ng Argentina ang Team USA nung second round ng tournament na yon. Meron din kasi noon sinabi si Coach Larry Brown na isa sa masasabi talaga niyang threat sa Team USA noon ay ang mga European teams na nagahari talaga sa international game. Pero yung Argentina, wala siyang idea at soccer lang. Nang 2004 Olympic naman ay nandun pa rin si Scola at isa siya sa main man ng Argentina. Nabawian nila ang Yugoslavia sa first round at 1 puntos lang yung lamang noon, galing pa sa buzzer beater. 2 beses din silang natalo noon sa prelims hanggang umabot sila sa third best team at nakapasok sila sa medal round. Tinalo nila ang mga teams gaya ng Greece, Team USA na binubuo ng mga NBA star tapos sa gold medal round na tinalo naman nila ang Italy. Na doon talaga nakilala ang Team Argentina na tinawag noon na Golden Generation na mostly si Manu talaga ang isa sa mga key players kasama itong si Luis Scola. Matapos naman ang 3 taon ay dito na siya nakapaglaro din sa NBA dahil nagkaroon ng agreement na ma-buyout ang kanyang kontrata. Tapos na-trade pa ang kanyang rights mula San Antonio papuntang Houston Rockets. Naging maganda rin naman ang run niya dito sa Houston sa loob ng 5 taon, nasa 15 points at 8 rebounds per game. Nakasama din siya sa All-Rookie First Team ng 2008. Yung draft class kasi niya ay 2002 talaga, pero yung rookie season niya ay nung 2007-2008 season. Ang kasabay niya noon ay si Kevin Durant. Nasa 28 years old na noon si Scola nung maging rookie siya sa NBA. At ironic lang, ang oldest rookie sa NBA history ay si Pablo Frigioni sa edad na 35 years old. At ka-teammate din ni Luis Scola sa Team Argentina. Ayon pa noon sa interview ni Luis Scola, nung maglaro siya sa NBA parang bumalik siya sa simula. Dahil sa international league at tournaments,
isa siya sa best player nila. Pero dito sa NBA, dahil nga sa dumating siya sa pagka-rookie, medyo na iba ang senaryo ng kanyang basketball career. Pero pagdating ni James Harden dito sa Houston noong 2013, dito naman siya na-trade papuntang Phoenix Suns. So hindi na ganung kaganda ang nilalaro niya dahil nga sa rotation. Mula sa pagiging kasama sa starting lineup ay napapasok na siya sa second unit. Hanggang sa mapunta siya sa Indiana Pacers at nakapaglaro pa siya ng 2 taon. Naglaro din siya sa Toronto Raptors noong 2016, ang masasabing huling best season talaga ni Scola sa NBA, bago siya maglaro sa Nets noong 2017 at winave siya ng team. Ang pinaka-highlight talaga ng basketball career ni Luis Scola dito sa NBA ay nung naglalaro talaga siya sa Houston. Ang pinaka-best season niya ay nung 2010-2011 season na meron siyang 18 points at 8 rebounds per game. Nakapasok din siya sa West Finals noong 2009 na tinalo naman sila ng Los Angeles Lakers. Hindi siya nagkaroon ng karir na katulad ni Manu Ginobili sa NBA, naging All-Star, NBA Champion at Legend ng San Antonio. Si Manu magiging future Hall of Famer pagdating ng panahon. Si Scola, masasabing meron ding chance na makapasok talaga sa Hall of Fame kung sakali. Baka pagdating ng panahon, magulat din kayo na itong si Luis Scola ay naging Hall of Fame. So, hindi naman siya nag-champion sa NBA, hindi rin naging All-Star. So, lagi ko rin sinasabi na kapag usapang Hall of Fame, hindi naman kasi ang tinatawag na NBA Hall of Fame, kundi Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, pangkalahatan sa larong basketball. Dahil nga sa episode na to ay si Scola at yung Team Argentina ang isa sa mga team noon na nagpuno sa gap ng dominance ng Team USA noong 2002 FIBA World Cup at ang 2004 Olympic. Ngayong 2020 Olympics, kung pupuntahan nyo ang website nila, ang isa pa sa mga hot topic doon pagdating sa basketball ay yung Golden Generation ng Team Argentina. So ano nga ba ang accomplishment itong si Scola sa international level? Ito yung minor at major tournaments. Naging MVP siya ng 2007, 2009, 2011 at 2015 sa FIBA Americas. Kasama din doon ang top scorer ng tournament ng 5 beses. Naging Rookie of the Year ng Spanish League noong 2000, nanalo ng championship sa Spanish Super Cup at Spanish League noong 2002, 2004, 2005 hanggang 2007. At naging MVP din siya ng 2005 at 2007. Na isa sa best player sa EuroLeague at sa international level bago pumasok ng NBA. Kaya nga sabi ni Scola sa isang interview nang maglaro siya sa NBA, parang bumalik ulit siya sa simula. Sa mga tournaments naman, major or minor man yun, meron siyang total na 16 medals, 5 gold medal, 6 na silver medal at 5 bronze. 2 ang nakuha niya sa FIBA World Cup noong 2002 at 2019, na dito talaga nakilala si Scola bilang isa sa greatest player sa international level, kahit ang edad niya ay nasa 39 years old na noon. 2 medal din para sa Olympics. Noong 2004 na nakakuha nga sila ng gold at bronze naman noong 2008. Nakapag-usapang tournament under FIBA, yun ang isa sa mga biggest accomplishment na pwede makuha ng isang player. Na ayon nga dito kay Scola, yung 2004 Olympic gold medal na nakuha nila ang pinaka-highlight talaga ng kanyang basketball career. At itong 2020 Olympic, ang huling pagkakataon na nakapaglaro siya dito. Sa game pa nga ng Argentina at Australia ay nagkaroon ng standing ovation para dito kay Scola, bilang pagkilala sa isa sa greatest international player sa history. So yan ang naging kwento nitong si Luis Scola. Hindi man siya naging isang superstar sa NBA na katulad nga ni Manu, pero sa international level, iba ang karakas niya. So hanggang dito na lang ulit. Kung meron kayong komento o reaksyon, ay ilagay nyo na lamang sa comment section.